Good day sa inyong lahat, sa ating mga estudyante riyan, at sa mga sumusubaybay, subscriber, mga silent viewer natin. Ang topic na i-discuss natin, ang demonstrate natin ay yung paggawa ng roof detail. Ano? So, last meeting ay nag-drawing tayo ng truss detail. So, since the truss detail is a part of a roof detail, so, nag-prepare na tayo ng truss detail, ano? Iba kasi ang truss tsaka rafter detail. So, itong truss ay ginagamit safe type at karaniwan. Ito yung ginagamit ngayon. Wooden truss ang gagamitin natin, ano? So, ang gagamitin, ang gagawin natin ngayon ay roof detail. So, ito yung truss natin. Then, what we are going to do is to add some little ideas. So, details, okay, on the roof. So, ang ginamit natin last meeting is this cube is 1:300. Still pa rin, 1:300 ang ating gagamitin, okay? Kaya ngayon, ang idadagdag natin dito ay, una muna ay yung purlins. Ito ay sectional views, maging sectional views noong roof natin, ha? Okay, paano natin gagawin? Alagyan muna natin yung what they call this, yung purlins. Itong una. So, sukatin natin yung buo niya. Length, ha? Overall length nitong ating slope. Okay? Yan. Sukatin natin yung overall slope niya. Okay? Since, kukunin natin yung gitna, kailangan makuha natin yung slope. So, this is 3.92. Okay? 3.92. So, ang mangyayari, magiging point something 2. Kulang-kulang kasi siya na 4 meters. So, mag-guess na lang tayo dito ng 3.9224. Ayan. Okay? So, or pwede natin i-adjust na lang to. Ayan. Yung distance itong 4, tapos dito sa 0, i-adjust na lang natin. Okay, just to get the center. So, lagay natin dito sa 2. So, something ay 1.92 o 96, okay? 1.96. Okay? And that 1.96. So, sukat tayo, kukuha tayo ng 0.05. So, since this is 0.10, right? 0.10 na. 0.10 siya, we have divided this into 2. So, 2, so around 0.05, 2, 4, 6, 8, 10. Also, 1, 2.5. Halos ano? 1, 2.5. So, igigitna pa natin yun. So, mangyari dito ay, 2 for 2 kasi gagamitin kanimit ang ginagamit sa purlins. Ano? Pamakuha ng 0. 1, 2.5. So, possible dito siya. Ayan, ha? Now, para makuha yung kanyang inclination yan, so, gagamit tayo ng proseso. Isang proseso. Paano? So, dapat naka-parallel siya dyan. So, gawin natin, parallel natin yung isang ruler natin o gamitin natin guide, no? Ayan. Tapos, kunin natin yung perpendicular line niya. Okay? So, ayan siya. So, nakatouch to. Isang triangle natin. Touch again. Tapos, kunin natin yung distance. Ayun. Baba pa natin dito para hindi hirap. Ayan. Okay? So, ayan. Ayan ang technique, ha? Ayan. So, this is 0.05 by 0.05 na purlins or number. Okay? So, ayan ang tanda natin. 1:300. Ayan.
1.5. Ayan. Tapos, punta dito ng 1.5. Ayan. Then, connect natin siya rito. Ayan. Okay. So, from the center of the 0.05 dos por dos natin. So, i-highlight muna natin ha. Linawin muna natin. So, highlight natin para hindi malito. Yan ha. Ito yung ating parling. 2 by 2 parling. Yan ang ating pamakuan ng yero. Okay. Yan. So, nagyan natin yung X cross section. Okay. Now, from the center of that first parling natin on the center, okay, we have to measure 0.60 distance between each other. Okay, yun ang standard, ha? 2 feet or 0.60. Okay? So, 0.60. So, cut tayo ng 0.60. This is 10, 20, 30, 40, 50, 60. O, center uli yan ng 2 for 2. Then again, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ayan. Center again yan. Then again, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ayan dito. Now, take note, ha? Yan ay kung sasakto dun sa inyong bandang dulo, no? Pagkakadesign ng inyong trusses. Pero take note ha, lagi, sa dulo, sa end, okay, sa dulo ng inyong top cord, kailangan lagi meron kayong distance na around 2 inches or 0.05 para sa kaulirihang si palings. Okay? Ayan. 2 inches. So, 0.05 yan. Kaya 0.60 halos magkakaabot na sila. Kaya lagay nyo na lang siya dito. Pwede nyo i-adjust na, no? So malayo siya na dito mula sa dulo ng 2 inches or 0.05. Okay? Let us continue measuring on the distance. 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Yan siya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. The same with here. Okay? Mula sa tuktok, pinakadulong top cord, sukat kayo ng 2 or 2 inches dito, no? So, scale natin is 2.5 na guhit. Pero yun ay 0.05. So, 0.05, yung mangyari kalahatin yan ay dito. Okay? Saka ngayon, proceed again to the first step natin. So, sukatin natin ng, ayan. No. This is 0.10 na. This is, maliit na masyado, no? Maliit na. Ayan, 0.05. Okay, lang dito. Matulis ang inyong pencil, ano? Hanggat maaari ay mechanical pencil ng gamit nyo rito. So, this is 0.05. Ito na. Sukat na natin dito. Okay? Well, on the upper part, is then ganun din sa dulo. Now, katulad ng ginawa kanina, perpendicularly, nagawin natin dito. So, sundan nyo na lang yung line na yan. Then, triangle, no? So, 1, then, 2. Then, same with here.
So the rest, yun na lang gagawin niya. Okay, the drawing natin siya. Okay, so we have done already on the placing the zipper lines on top of the top guard, ano? So ayun na siya ngayon. So after that, so nilagay niyo na si Parlin's position yan. Sabi natin, spacing between si Parlin's is, o si Parlin's, or the Parlin's is 2x2 Parlin's is 0.60 or 2 feet. Now, in on the top of this top cord, yan ang ipakita rin natin yung ridge rod. Okay? O yung sa Tagalog ay sombrero, pa ganyan. Okay? So, lalagyan yung design ganyan. Including, of course, yung actual measurement niya. So, ito ay almost, sabihin na natin, this is 1 foot, then ito ay, sabihin na natin, 1 foot, no. Or 2 inches, ano, sabihin na natin, 3, okay? Or, no, 6 inches, assuming like that, okay? So, ilayout natin siya, para sa gayon ay, maisentro natin, ha? So, ilagay natin dito, depende, no, sa gagamitin nating, plane sheet siya na i-bend, ano, may nagbe-bend naman yan. So pag na-corte yung sombrero niya or ridge roll, ilalagay natin siya dyan. So sukatin natin, let's say sabihin natin this is 0.30, no, from the center, ha. So from the center, okay. From the center, perpendicular, parallel lang natin siya rito. Okay? Parallel lang siya roon. 0.60 gawin natin. Ano na 0.60? 0.30. Depende, ano? Sa papakat, gusto na mas malapad doon. Depende sa design. And parallel natin. Parallel. Okay. So, round. Let's say, ang tupi niya dito ay hanggat maaari, ano, kasi ito ay 2 inches, eh. 2 inches ang layo niyan. So, gawin na plus isama mo pa to. Let's say, 4 inches. Kaya magiging 0.10 to. This is 0.10 para abot dito pag pinako siya. Okay. O, ayan. 2 inches, to pag pinagsama yung 4 inches, so gawin na natin 0.15. No? 0.15, para meron pa siyang allowance. 0.15 yan, tapos itutupi pa ng 1 inch yan, eh. Okay, then here is 0.30, yan. So this is, sa kabila, 0.15, bend ng pababa, then 0.15, 10, 20, 30. Ayan siya, ano? So ngayon, lagyan natin siya ng ink natin. At ang mangyayari dyan. Para may present nyo ang ridge roll. Okay? O yung sombrero. Yan, ha? So, ink natin. So, detailing tayo, ha, nung inyong roof. 0.15. Then, this is 0.30. Ang tawag dito ay ridge roll. 0.15. Then, 0.30. Last, vertical line natin. Vertical line. Yan. Okay? That is the ridge roll. Okay, what's next? So, sabi natin kanina, depende sa carpentero di kesa design itong paggamit o lapad ng ridge roll na gagamitin, ha? Kadesenyo niya. Ngayon, dito naman sa bandang dulo, okay, dapat ipakita rin natin yung fascia board and gather. Okay, yung sinepa sa Tagalog. So, ilalagay natin yan. Usually, yung ginagamit dito ay yung 1/2 by 1 foot
1 foot ang lapad, 1 half inch ang kapal na tabla or lumber, ano. So usually, I think 8 feet ang haba nun or 10, depende sa market, ano. Pero kayo, ilalagay lang natin, drawing lang natin yung 0.30 from here, sa tuktok ng inyong top cord, susukat tayo dyan ng 0.30 for the fascia board or sinepa. 10, 20, 30. Okay, kaya kung susukatin natin yan o kaya ay drawing natin yan, ayan siya, hanggang dito lang. Ayan. Then, yung kapal niya, almost 1 mm lang ito, no? 1 inch, ano na, 1 inch, 1 half. Ayan na. Okay? Yan ang sinepa. Then, yung gutter, ilalagay dyan. Now, para dun sa malaking position niya, okay, ang gutter kasi ay, ang minimum nun ay 0.20, ang taas, ano? So, marka natin ang 0.20, tapos, kalimitan ng tupi nun, ang lapad ng opening nun ay 0.10 sa ibaba, then ang taas ay umabot ng 0.20. Depende na sa pagkakadesign din. Pero dito, kailangan ilagay nyo yung details of gutter. So, pero pakitan nyo lang muna dyan. Ayan. Okay? So, 0.20, mag-angle condition ng a little bit. Ayan. Pagkatapos, horizontally, ayan, pakita nyo lang yung kanyang itsura. Kasi meron pang ilalagay dyan. Maglalagay kayo ng hiwalay na detalye nung gutter, ha? So, ayan siya. Okay? So, ilalagay nyo dyan si detail of gutter. So, i-ink natin para mas visible siya. Okay? So, ngayon, ayun na yung gutter, ano? So, mamaya ay lalagyan nyo, dapat ihiwalay nyo yung detalye nyan kasi may iba't ibang klase ng gutter na naalalod na nabibili commercially, may iba't iba siyang design. Kaya dapat i-detalye nyo yung kung yung specific na klase ng gutter na inyong ilalagay, pati yung pagkakabend, no? Pagkakabend ng mga detalye sa gutter. Kaya mangyayari, lalagyan nyo siya ng note. Lagay nyo dyan si detail si detail yan. Pwede ganyan. Dudugtungan nyo na of gutter. Ayan. So, lalakayan natin mamaya yan. Okay? Ayan. Then, next. As you can observe, dinagdagan natin siya ng line dito. So, ano yan? Ito yung nabibili, no, pwede nyo pasadyayan na GI roof. So, meron siya mga design na ganyan na mahaba, iba-ibang klase. Depende, ano? Depende sa haba ng inyong slope ng bubong. Pero kung gusto nyo yung specify siya ng putol ng yero, lalagyan nyo siya ng cut dyan. Pero ngayon, hindi na yata ano, commercially, ano? Kasi merong 10 feet, ang pinakang pangkaraniwang haba ay 10 feet. Depende, bihira na yung 12 feet. So, i-add nyo siya. Pag dudugtungin nyo, depende na, no? Pero kung isang diretso, mas practical, o-order na lang yung ilan ng mahabang bubong, no, doon sa manufacturer, di kaya mismo sa hardware. But take note na dapat ang lagpas ng inyong GI sheets dyan, o roofing sheets, okay, ay around 2 inches malayo doon sa fascia board. Upang hindi ngayon ay mabasa itong inyong fascia board at mabulok. So, kailangan ang tubig ay diretso doon sa gutter. Okay? Now, the next. So, some of the plans before, inilalagay yung detalye ng ceiling plan dito. Pero ngayon, meron ng hiwalay eh. Hiwalay na ceiling plan. Ano? Depende sa architectural design. Meron kasi mga makabagong ngayon na
ay nihiwalayin din sa inyo ng ceiling plan. Yung pangkaraniwan kay spacing is 0.60 yung ceiling joist and plywood, ano? Meron hiwala yon. Then, of course, kung meron dito, understood, sa kabila, meron yan dito. This is the beam. Pamalagay natin ang kanya specification. But for the meantime, ngayon, ilalagay natin, po-provide natin yung detail nitong gutter. Okay? So, ito drawing natin ngayon yun. Okay, once you had laid out the design, ano, pakita natin ang buo yung drawing ng tawag niyan ay details of gutter. Okay? Ayan siya. I-ink natin para mas visible. Sabi natin, depende sa design na gagawin ng designer, engineer, or architect, or contractor. Okay. Itong klase ng gutter na ito, tinatawag na Spanish type or S type. Merong double, ang talagang magagandang bahay, ito ay S type or Spanish gutter. Yung pabilog dito, sa market may nabibiling ganito. No? Pero kung pasadya na ipatutupi, pwede rin naman, ano? So, kailangan nakalagay doon yung naka-indicate yung sukat ng mga ebe-bend na detalye. So, dapat naka-specify yung inyong gutter. Then, here, okay, so, meron pang butas yan. Ilalagay nyo pa yung C-details of strainer. Yung butas yan, meron pa siyang strainer o panala dun sa tubig na dumadaloy dyan sa inyong gutter. Kasi once na merong mga debris na maaaring makapagbara dun sa butas, ay pwede masala nung strainer. Meron pa siya dito. Pwede nyo pa i-detail yan dito. So, detail of strainer. Ano? Dito siya. Ilagay pa. Now, this is now your gutter. Ito yung gutter nyo ngayon na attached dito sa inyong fascia board. So, inilagay lang natin para sa ngayon ay makita visually, okay, yung paglalagay ng inyong gutter, no? So, detalye. Ayan siya ngayon. So, mamaya lagay nyo yung kanyang sukat. So, depende sa inyo, ha? Ayan. Ito na ngayon yung fascia board o yung sinepa. Okay? So, of course, dapat naka-parallel yung inyong top cord. Ayan siya. Nakapa ko ngayon yung top cord o yung fascia board na yan dito sa ating top cord. Sa kanya, of course, lalagyan yung symbol ng wood. Okay? Yan ang sinepa. Okay? Ito ngayon yung fascia board. Ano na no, gutter. So, ito, specify nyo yung kanyang tupi. So, kung yan ay 1 inch, 1 half inch, yan. Dapat nakalagay dyan. Then, ito, ayan. Nagay nyo rin. Ano ang tupi niyan? Oh, baka gusto nyo malawak yung inyong bubong. Depende sa dadalhin ng lapad, ano? Ayan siya ngayon. Okay? So, lalagay yung sukat yan. Lagay din dito. Yung dito rin. Outside dimension na lang kaya. Okay? Ayan siya. Lagay siya. Okay? Lagay natin. Now, halimbawa, let's say, sabihin natin na ito ay 1 inch. 1 inch. Ang diameter nito or radius nito, depende, no? Depende doon sa inyo ang gagawin. Commercially, meron naman yan available. So, sabihin natin, radius. Radius is around 4 inches or 2 inches, ano? 2 inches. Sabihin na natin ng
mga ano lang, 2 inches, ano? 2 inches kasi radius around 4. So, 4 yan eh. Okay, then, this is, so, halimbawa, ito ay, ang tupi niyan ay 1 inch. Lagay din, then ito ay, sabihin na natin, tupi niyan ay 4 inches mula rito pag ganoon, going to that curve. Then, the height, oh, ilagay nyo na, plus-plus nyo na lang yung height niyan. Ito, ilagay-lagay nyo rin yung height, of course, from here. So, let's say this is around 8 inches or 10 inches. So, yan. 8 inches. Like that, ano? So, dapat nakadetali yung inyong gutter. Then, yung strainer, i-detali nyo na rin dito kapag ginawa ninyo. So, kalimitan ay hindi naman na nilalagay yon, no? Basta meron siyang sukat dito sa inyong gutter. So, that is the common detail of a roof. So, ngayon, i-specify natin, of course. So, ito, ilagay nyo ay detail of gutter or gutter detail. Ayan. So, ganyan natin. Okay. Actually, nakahiwalay ito. Depende sa inyo kung saan ilalagay. Detail of gutter. Ayan. Detail. Of. Gutter. So, actually, it is not to scale, no? So, malayang pagsukat to. As long as you had specify the details. Okay? The next. Ito naman, syempre, lagyan nyo rin ang specification, ano? Then, this is ayan. Next. Ito. Nagawa na natin ito nung una. Ayan siya. Then, next ay ito. Of course, no? Nalagay niya rin yan. Actually, sabi natin, ang roofing, ang pangkaraniwan ngayon ay ano na, made of steel. Steel trusses, like that, steel rafter. Okay. Then this is the roof beam. Lagyan natin itong roof beam. Ayan. Okay, lagyan natin ang arrow. So, ito ay isa pang klase ng arrow. Ginagamit natin sa architecture, ano? Ayan. Then, kind of arrow tulad din nakaraan. Ayan. Okay. And this one. So, detail natin. Lagay natin, this is the ridge roll. Ridge. Roll. Yung kanyang sombrero or tapalodo. Okay. The next is, ito, yung kabuo na yan, that is the truss. Wooden truss, at yung dinitali natin. So, ito ay wooden truss lang, ano, kasi 2x2. Now, next is the 2x2, specify nyo kung ano sukat na gagamitin. Meron kasing ginagamit na 2x3, no? 2x2 purlins. And 2 inches by 2 inches. Purlins. Then this is the beam. Ayan ang beam. As you can observe, nilagay na lang natin sa isang pwesto yung ano, no? Yung ating specification. Then this is lagay natin, ha? So, this one. Okay.
Lagyan natin arrow. Okay. Lagyan natin gyro fin. Depende kasi sa material na gagamitin ninyo. Kung corrugated sheet or just plain sheet. Ano, walang plain sheet. Designed, ano? Designed roofing siya. Roofing sheet na lang natin. Roofing. Sheets. Pwedeng ilagay ninyo, specify nyo ha, kung GI siya, o di kaya long span roofing, o di kaya yung may design, meron Milano tiles nito, tile roofing, ano. Depende sa ito, specify nyo siya. Color roof, lalagay nyo, color roof, o pre-painted GI sheets, corrugated GI sheets, roofing sheet, yung nakalagay doon. Okay, pwede siyang i-specify. Dito ay ko lang pala ng roof. Ano, this is a roof beam. Okay? Then, of course, don't forget to write the title. So, let us place the title. So, last activity natin, that is truss detail. Now, this is detail of roof. Kaya nakita natin sa architectural yon. Yung sectional views niya doon sa cross or lateral section. So, lagay natin detail of roof. A roof detail. Okay. Then scale. That is scale. Scale used is 1:300. Scale. One is to 300. Now, manually, you can create your own design, ano? MTS. Okay? So, sa steel trusses, ginagamit, ito ay ginagawa lang diagram. Usually, this is made up, no? Kalimitan ginagamit ay angular bar or angle bar na mayroong makakapal na gauge niya. Okay, na ginagamit. Then, this one, the same width. No? Sometimes, they are angle. Mo, yun talaga ang ano niya, structure na angle bar. Then, ang kanyang C-parlins. C-parlins siya. Or sometimes, si iba ngayon ay gumagamit na ng tubular. So, lahat yun ay screwed and welded materials doon sa structure niya. Okay? That is a simple detailing of roofing. So, nandun na, no? Nagay natin yung detail of gutter. Okay? So, dito na ulit na. Siguro, understood this is top cord. Then, this is the fascia board. Ito na importante naman, no? Detail ng gutter. Yung tubing. Okay? That's it for that day. Good day sa inyong lahat. Shout out again doon kay Teacher Ednalyn Salamat of SSS National High School and the other subscriber, mga estudyante niya. At ganun din doon sa student natin sa Fortune High School and the rest of the subscriber natin who are taking drafting subject. Good day.